Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Kumusta na naman po? Nandito po tayo sa oras ng ating pong Crowd 1 online meeting. So, please bring your friends, your family, your relatives para po pag-aralan po natin ang napakagandang negosyo. Ang negosyo na pwedeng makapagpabago po ng buhay natin kapag po naunawaan po natin. In crowd one, impossible is nothing. Kaya subukan po ninyo, pakinggan po ninyo ko ang maiksing presentation at tingnan po ninyo, wala pong hindi kakayanin. Ano mo? By the way, this is your friend again, Mency Amuraw po, no? Ako po ang inyong host, ang inyong pong co-host ngayon ng inyo pong lingkod na si Doc Dan. Well, anyway, sige po, dala lang po kayo ng inyo po mga friends. Keep inviting people, ano po. Imagine kapag nag-invite po kayo, you are not losing anything, but you are gaining, ano po. You are gaining friends, you are gaining their trust. Kapag nalaman nila, oh, makakatulong pala sa kanila ito. And another thing is, nakatulong tayo sa kanila. Kaya yun po, huwag po kayong mahiya na mag-invite. Huwag po kayong mahiya o matakot na sila po ay ayain po ninyo sa ganito po mga meeting. Ano po? Actually, balikan po natin yung pong mga nakaraang araw na buwan sa buhay po natin. Hindi lamang po locally, kundi sa buong mundo ay talagang naapektuhan ang ating ekonomiya, no? Maraming nag-suffer talaga na yung magandang trabaho nila suddenly biglang nawala, gaganda ng kanilang mga work, no? Tapos bigla na lang naglaho yung kanilang source of income. So, hindi natin masasabing kasi mahina ang klase ng kanilang mga trabaho or hindi sila nag-ipon, ano? Maring nag-ipon din sila, kaya lang sa haba ng panahon na lockdown, tapos na-close na yung trabaho, and then ngayon, sa kasalukuyan, wala pa rin makitang magandang trabaho. So nakakalungkot, no? Kasi yun nga, marami talaga ang nagbago ang buhay. Biglang-bigla na bago yung buhay nila. From masagana, biglang nag-depreciate, no? Actually, sa ngayon, marami mga nawala mga sasakyan. Marami mga nahatak ng sasakyan, mga bahay na isuoli o nahatak din ng mga bangko. Kasi nga doon sa pangyayari, marami ang mga nawala ng trabaho. Pero isang nakakatuwa, sa kabila ng lahat ng yun, marami pa rin pong blessing na makikita tayo dito sa panahon ng pandemic. And one thing of that is yung mga online businesses. Natagpuan po natin, nakilala natin yung mga taong talaga mapagkakatiwalaan sa ganitong uri ng hanap buhay. At isa na nga po dyan, si Crowd One. Ano po niyo, sa Crowd One, marami po talagang nabagong buhay. Marami po ang from small thing, no? Maliit lang na bagay na tinatangkilik nila. Ngayon, aba, mga big time sila ngayon. Actually, yung isang kasama natin, yung immediate upline po natin dito sa Crowd One na nasa Italy. So, nakapagpatayo na po sila ng mga negosyo at nakapagbili ng bago sasakyan sa panahon ng kalamidad, ano, sa panahon ng pandemya. At hindi lang po yun, nakapagtayo po sila ng isang very cozy na fish pond doon po sa bundok ng Laguna. So, yung po malalaki pong puhunan yun. So, saan po nila kinuha yun? Samantalang sabi nila, no, sa panahon po ng kanilang pagtatrabaho, hindi po nila kinita yun. Pero sa Crowd One, sa loob lamang po ng ilang buwan, they started early this year. Pero ngayon po ay
tanggap po nila o nakuha po nila ang pang ilang taon sweldo po nila doon po sa Italy. Imagine, nakala natin pag nasa Italy, maganawa ng buhay. Hindi pa rin po pala, maraming pa rin po pala talaga nagsasuffer sa kanila doon sa hirap ng trabaho at hindi sapat na sweldo. Pero dito po sa Crowd1, subukan po natin. Malay natin, this will change our lives. Ano po? Kung matututunan po natin at tatrabahohin natin. Well, anyway, sige po, invite lang po kayo ng mga friends. Dali nyo po dito po sa ating pong meeting. By the way, pangalawang araw pa lang po natin ngayon, no? So, darating po ang araw kung lalagi-lagiin po natin ito. We will be having a lot of friends na matutulungan po natin through Crowd1 Business. So, hindi na po tayo pakakatagal, hindi na po ako pakakatagal para po maibigay na po natin kay Doc ang pagkakataon na makapagbahagi patungkol po sa kagandahan ng Crowd1. So, ngayon, tawagan po natin ang ating pong host, si Doc Dan. Matagumpay na buhay, kabayan. Kamusta na po kayo? So, welcome sa ating ikalawang araw po ng ating pong webinar na susubukan po natin araw-araw, pero limited lang po, ano? Maximum lang tayo ng 40 minutes, hanggang 30 minutes lang po, kaya mabilisan lang po ito, hindi tayo naghihintay. Ito po ay limited lang. So, welcome, Sir Marlo, ang ating leader, no? Ano ka ba na ba, Sir Marlo? Pulpen ginagamit mo. Thank you po, Doc. Thank you. Ano thank na, you pa. Coordinator ka na ba? Opo. Coordinator 1 na po. Coordinator 1 star. Yeah. Kahapon. At nandito rin po yung ating pong missionary sa Cambodia, Ma'am Daisy. Kumusta na, Ma'am Daisy? Yeah, thank you sa oras mo. Thank you. Abuti naman po. Missionary OFW sa iba't ibang bansa na-bless dahil dito sa Crowd1. So, pakitulog, mag-ipon ng pera. Yan ang ating pinag-uusapan. Gumawa ng maraming pera para maabot ang pangarap. So lahat tayo ay mayroong pangarap, ano? So kahapon ay tiningnan natin yung biblical background, yung biblical perspective ng pera. At nakita natin na kalooban ng Diyos na tayo ay sumagana. At doon sa panahon ng ating Panginoon, maraming pagkakataon na siya ay nagsasalita patungkol sa possession, money, wealth. No? Kaya, tingnan natin ngayon, nasa pangalawa na kasi tayo. So, ang sabi ni ng isang kilalang tao, no, si Bill Gates, sabi niya, don't think about saving money. Think about making money. Ayan. Misan po kasi ang naging mindset nating mga Pilipino, mag-ipon. Eh ngayon lang natin nalaman, natuklasan, na kapag nag-iipon tayo ng pera, lalo na sa bangko, eh ang tinutulungan natin ng bangko, ginagamit pala nila yung pera natin at kumikita pala sila ng napakalaki. No? At kapag naman yung di natin lalagay sa bangko, iniipon lang natin sa isang lalagyan yan, ganun din, walang nangyayari, sayang. So dapat pala, hindi tayo nag-iipon, kundi gumagawa tayo ng pera. No? At paano yun? So, limang bagay na paraan yun, napag-usapan na nga natin nung nakaraan kahapon. Yung una, ang una ay yung ating natawag na mindset. Mindset, no? Ito, mindset. So, kahapon, tinignan natin yan. Ang mindset natin, magtrabaho, at walang problema doon, no? Kaya lang, paano kapag hindi ka na makatrabaho? So, kailangan papasok tayo sa pangalawang bagay. At alamin natin paano yung ating pera ay magtrabaho para sa atin. Ano ang sabi ng isang kilalang tao? Sabi niya, kapag hindi mo natutuhang kumita habang ikaw ay natutulog, sabi niya, tawa? Kang mahirap. Yan, yung sabi niya, no? Ayun. So, kailangan ay malaman natin kung paano yung pera
ay magtrabaho para sa akin. Kahapon nilinaw din natin yung kasabihan na yun daw pera ang root of all evil. No. Hindi yan ang sinasabi ng Biblia. Sabi ng Biblia sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, yung love of money ang source of all evil. Kapag mahal na mahal mo na si pera kaysa Diyos, yun ang problema. Pero money itself ay kailangan natin yan para magawa natin yung misyon na pinapagawa sa atin ng Diyos. Kaya kailangan alam natin na yung pera ay gamitin natin o siya ang gawin natin alipin. Hindi tayo ang alipin ng pera. So yun po ang pangalawa. At dito sa pangalawa, hindi tayo pakakatagal, ano? Let your money work for you. Pupunta tayo sa pangatlong step. Ang pangatlong step, kung okay na yung mindset natin, ano? O kung okay na yung mindset natin, ang pangatlong step, find a right vehicle. Kailangan makakita tayo ng tamang behikulo, tamang sasakyan para maabot yung ating pangarap. Kailangan humanap tayo, no? Ng tamang sasakyan. Sabi nga natin, ano bang pagkakaiba ng mayaman at mahirap? Pare-parehos lang naman na may pera, marami lang yung isa, konti lang isa. Pare-parehos lang naman na kumakain. Ano ang pagkakaiba talaga? Mindset. So kung mindset ang pagkakaiba, maayusin natin yung mindset na ilagay natin sa ating puso na kaya natin abutin yung ating pangarap. Kasi kapag ang mindset mo, 50,000 a month lang ang pwede mong kitain na pinakamalaki, ang gandong ka lang, hindi ka lalagpas. Pero kung meron kang pangarap na mas mataas para mas marami kang magawa, para yung mission mo masuportahan mo, ay kaya pala kapag naayos ang ating mindset. So kapag ayos na yung ating mindset, pinag-aral din at nakaraan, paano natin gagamitin yung ating mga resources, yung ating pera na talagang gumawa ng pera pa, no? Na hindi na tayo. Habang ginagawa natin yung ating mission, yung ating ministry, ay merong dumarating sa atin kasi may nagtatrabaho sa atin, yun na yung pera. So, alam na natin yun, at agree na tayo doon, ano naman, papaano yun? Hahanap tayo ng natawag na right vehicle. At ang isa sa right vehicle, o isa sa nirekomenda natin, ito nga ang crowd one. Ayan. So, alamin natin si crowd one. Kasi sa ngayon, ang dami niyang pinayaman, ano? Ang dami niyang pinayaman, lalo na itong nagkaroon ng lockdown. Itong nag-share sa akin noong April, no? Ilang linggo pa lang ang lockdown. Aba, ano na siya ngayon? 7 months pa lang sila, nasa 12 million na ang kinikita nila. Noong first month nila noong April, ay talagang tuwa-tuwa sila, iiyakan sila, mga OFW sila sa Italy, at talagang yung kinita nila rito ay katumbas na ng ilang taon ng sakripisyo sa pag-OFW. At gagalit po personally ng aking pamilya, panahon ng lockdown, hindi makalabas, ano? At wala na mga gawain, paano kami mabubuhay, bawal ang lumabas. Salamat sa Diyos, ginamit din niya ang crowd one na pinakaayuda namin, no? At hindi ako nahihiya na sabihin sa inyo na mapasali ako. Ang nagpasali sa akin, mga OFW rin eh. So, nakita ko yung buhay nila, nahihiyakan sila, tuwang-tuwa sila, natuklasan nila si Proud One. So, sinubukan ko. Then, in my first 2 weeks na panahon ng lockdown, aba, hindi ako lumalabas ng bahay, kumita ako ng 24,000 dito sa Proud One. At tuloy-tuloy. Kaya, alamin natin, ano ba si Crowd One? So, meron muna tayong disclaimer, ano? Ang ating disclaimer, success is determined on an individual basis and is dependent on variety of factors including willingness to take action. So, kailangan alamin natin na hindi ko mo sumali ka sa Crowd One, marami nang naging milyonaryo, maraming kumita, maraming natulungan, ano, ay bigla ka rin kikita rito. Hindi. Kailangan willing kang kumilos. Ayan. Willing kang kumilos and implement ideas based on what is taught. Kailangan hatag mo rin gawin yung mga itinuturo nito. Then doon sa natawag nating prevailing market condition, target market selection, and the amount of hard work and effort an individual spend. At kung paano mo rin ito tatrabahuin, paano mo ito gagawin, paano ilang oras at lakas mo ang ilalagay mo rito. So, yan po ang ating disclaimer kasi maraming sumali, wala naman daw nangyari. Ang tanong, sila kayo pa ay nag-take action. Ginawa ba yung mga itinuro dito?
no? Na talagang kumilos ba, no? So, yan ang ating disclaimer. So, ano ba talaga si Crowd1? So, si Crowd1 ay isang platform. Anong klaseng platform? Anong klaseng platform? Nung ako po isumali nung April 15, hindi ako nagkakamali, April 15, nagugulat ako kasi ang dami ko nang kinali ang company, hindi naman na halos umabot ng 1 million ang member. Pero dito sa Crowd1, pagkasali ko, aba umabot ng 3.5 million ng members. Sabi ko, bakit ang daming sumasali sa Crowd1? Umabot ng 4 million, umabot ng 5 million ng napakabilis, umabot ng 6 million, umabot ng 11 million ang mga members. Sabi ko, ano ba nakikita ng mga tao sa mundo ito sa Crowd1? Bakit sa buong mundo ang daming sumasali? Then, naging 12 million. Nakakalula talaga. At ako'y lulang-lala sa dami ng members sa Crowd1. Sabi ko, sobrang magdami ng mga members dito, ang dami sumasali. Nung nakita ko yung Amazon na meron siyang 100 million, eh medyo nawala yung lukla ko. Sabi ko, 12 million pa lang kami sa Crowd1. Si Amazon ay 100 member ng 100 million ng member. So, kukunti pa mula si Crowd1. Kaya lang, halos yun na lang ang member ni Amazon, si Crowd1 tuloy-tuloy. Noong October 22 lang, 2020, napigla ako, nag 13 million. At lalong nakakabigla sa sumunod na araw. October 26 lang, nag 14 million. Then 24 hours lang, nag 15 million ang members ni Crowd1. At ito, nakaraan, wala pang 24 hours, nag 17 million. At siya ngayon po ay nasa 19 million ang member ni Crowd1. Bakit? Bakit ang dami na sumasali, no? At bakit ang mga tao salihan ng salihan dito sa Crowd1? Ano ba ang nakita nila? Kaya po sinishare ito at minamabuti natin mga webinar, gusto kong makita ninyo ang nakita ng mga OFW nating mga kababayan at makita ang nakita rin namin at para po makatulong din po sa inyo. Tandaan po ninyo, ang motive natin hindi po pera-pera lang dito, kundi makatulong sa atin po mga kababayan at mga kasama. Okay? So, tingnan natin, ano ba si Crowd1? Ano ba si Crowd1? Paliwanag natin sa isang mabilis na paliwanag. Si Crowd1 ay isang tinatawag na social community platform. No? Social community platform. Yung mga member niya ay nakokonnect niya sa iba't ibang business sa buong mundo. So, yan si Crowd1, isang plataforma. No? At first time in history na pinagsama-sama niya si e-commerce, si network marketing, si online gaming, si travel business, yung mga mahilig mag-travel, yung mahilig sa fashion, lifestyle, and entertainment industry. Pinagsama-sama yan sa iisang single powerful platform. So, ayan si Crowd1. No? At gusto ko pang intindihin natin, si Crowd1, hindi siya nagbebenta ng share. Hindi siya gambling company kung meron siyang kapartner na mga gambling machine. Pero hindi tayo magsusugal dito at hindi rin siya gambling company. Si Crowd1, hindi rin siya crypto company. Although gumagamit siya ng Bitcoin, Ethereum, ano, at cryptocurrency, hindi po siya crypto company. Hindi rin ito investment. Yung ating pinag-join dito, hindi tayo nag-invest. Tayo ay bumili. No? Ng tinatawag na educational package. So, hindi tayo investment. Kaya kung minsan nakala na ba, ay, scam niya si Crowd1 kasi investment. No, hindi tayo investment. Hindi rin tayo forex. No? Hindi rin tayo developing games kasi meron tayong mobile games dito na habang naglalaro yung mga mahilig sa games, kumikita tayo, pero hindi tayo developing games. Hindi rin tayo recruiters. Ano-ano si Crowd1? We are giving free Crowd1 rewards. Namimigay siya ng libreng Crowd1 rewards. Papaliwanag natin mamaya kung meron pa tayong oras yan kung ano yung Crowd1 rewards. We are a marketing company. So si Crowd1 ay isang marketing company. Papaliwanag ko rin mamaya yan. Si Crowd1, we are using Bitcoin for payments. No, pero hindi tayo crypto company. Gumagamit tayo ng cryptocurrency, pero hindi tayo crypto company. We are offering a loyalty program. Ayan, loyalty. Na kumikita ka. At member ka dito, kumikita ka dahil sa loyalty program ni Crowd1. We are an education company. Kaakibat ng pagsali mo rito na
magkakaroon ka ng access sa ating mga educational tools. So we are generating real customers. Yan. Pwede tayong sa atin, i-endorse mo sa iba. Ayan, kapag sumali, kausap mo, naging customer siya, may benefits ka. We are referring and recommending. We are online educational tools. Okay. Imayin natin ang mga bagay na yan. Ito yung mga products ngayon. Kasi po rin, no? Global. Pang buong mundo ang product ni Crowd1. Pero tandaan natin, products and services, pero wala siyang sariling product. So itong global online products na to, provided by our third-party partners. Para makuha ninyo, tulad ng Lazada, wala siyang sariling product, pero ang dami niyang product para siyang mall. Ganun si Crowd1. Para Uber, wala siyang sariling taxi, pero ang dami niyang taxi. Yun. Sana nakukuha ninyo. So ibig sabihin, si Crowd1 ay nagmamarket ng product ng iba't ibang company na nag-ipag-partner sa kanya, pero siya mismo ay walang product and services. Ang product niya ay marketing kasi siya ay marketing company. Okay, sana maliwanag yun. Ngayon, ang mga nag-ipag-partner na sa kanya, unahin natin si Life Trends. Ayan, Life Trends, yung mga mahilig mag-travel, yung mga mahilig mamasyal. Si Life Trends ay nag-ari ng mga hotel at mga resort sa buong mundo, kundi sa Pilipinas at iba't ibang bansa. Kapag ikaw ay member ng Crowd1, pupunta ka sa isang bansa, sasakay ka ng eroplano o mag-avail ka ng accommodation sa hotel. Kapag yan ay kapartner ni Crowd1, meron kang malaking discount. At hindi ka lang merong malaking discount, aba, kikita si Crowd1 dahil sa pag-stay mo sa hotel at resort na yon, aba, kikita ka rin. Ayan po, kasi ka-partner siya ni Crowd1. Ang sumunod na company na ipag-partner kay Crowd1 ay si Grid Hub. Si Grid Hub ay world-class education. Nagtuturo ng paano mag-market, paano ang real estate, paano ang iba't ibang klase ng business. Ayan po si Grid Hub. Ang sumunod naman ay si Apilgo. Si Apilgo, world fastest growing affiliate gambling network. Ito po, mga machines sa casino po ang ginagawa ni Apilgo. So yung mga casino sa iba't ibang mundo, bumibili sa kanila ng mga gambling machine. No, hindi po tayo mismo mag-gambling, yung mga casino. At malaki po ang kita dyan, so kikita si Crowd1. At habang kumikita si Crowd1, member ka, kumikita ka rin. Ito po naman ang pinakamaganda na sa ngayon, si Mixter. Social mobile gaming. Naku, mula bata hanggang senior citizen, ang hilig mag-games sa cellphone, ano, sa laptop, sa desktop. So, ganyan po. At ito pong industry na to na mobile gaming ay kumikita ng $1 billion a day sa dami ng mga nahilig sa cellphone sa mga gaming, ano, Candy Crush, kung ano-ano pa, Mobile Legend, ayan. So, kapartner natin si Mixter na siyang developer ng social mobile gaming. Naku po. So, ibig sabihin, kikita ng malaki yan at kikita rin si Crowd1 at member ka, kasama tayo sa kumikita. So, yan po ang mga pangunahing kumpanya muna na nakipag-partner kay Crowd1. At meron pa rin po tayo regional. Meron na rin po tayo sa South Africa, yung Safer. Ito po ay personal arm and medical response anytime, anywhere para itong 911 sa bansa, no? At si Tribute, yan naman sa Nigeria. Lifestyle products to fit the climate of Nigeria. Yan. So, regional. So, ako naniniwala, darating ang panahon, sa Asia magkakaroon, sa Philippines magkakaroon ng partner si Crowd1. At pag nagkaganoon, privileged tayo na mga member po ni Crowd1. Okay. So, ibig sabihin kung si Crowd1 ngayon ay 100% mobile business, kahit nasaan ka, anywhere, anytime, anyone, kahit sino ay pwedeng magawa si Crowd1. Kasi 100% mobile business si Crowd1. Okay, sino naman ang mga tao na nasa likod? Mga kilalang tao, si Jonas Eric Werner ay classmate ng may-ari ng Facebook yan, kaya yung talino, wala tayong question sa talino niya, no? Mga kilalang tao yan sa Europe.
At itong CEO, si John Stelbonis, na meron tatlong malalaking kumpanya sa Europe din. Kilala yan. At hindi lang basta kumpanya, mga TV network, no? Talagang kilala sila ng mga tao. Then, kumusta naman yung mga location, saan ang mga offices niyan? Meron na tayo sa Johannesburg, South Africa, dito sa Philippines, Sweden, Spain, dalawa yan, Madrid sa Malaga, London, England. So yan ang kanyang mga offices. At ang next plan ay Colombia, Brazil, Nigeria, Hong Kong, Kenya. Nagkaroon nga lang ng pandemic, ano? So, ang tanong, paano magsisimula? Paano magsisimula sa Crowd 1? So, pagsisimula sa Crowd 1, meron tayong limang package. So, ito yung isa, yung Titanium Pro. White, Black, Gold, Titanium. So, pag magsisimula ka, ipili ka ng package na gusto mo. No? At yan, pag napili ka dyan, may nakakibat na free rewards, Crowd 1 rewards. Ayan po. Sa white, 100. Sa black, 300. Sa gold, 1,000. Ayan. Meron din kaakibat na opportunity na tawag ay matching level. Ayan. Depende sa package na kukunin mo. At ito yung presyuhan niya. Kapag white ang kinuha mo, ay 99 euro yan. Sa Philippine money ay 6,000 pesos. Pero good news, naka-promo yan hanggang December 31. Kapag kinuha mo itong 6,000, ang ibibigay sa inyo ng company ay itong 299 o 18,000 pesos. Yung babayaran mo 6,000 pesos, ang ibibigay sa iyo ay 18,000 pesos na black. Pag kinuha mo naman black, ang ibibigay sa iyo ay gold. Triple no. Okay? Pag gold naman ang kinuha mo, ang bibigay sa iyo titanium. Ang titanium na kinuha mo, bibigay sa iyo ay Titanium Pro na 3,999 euro. At ang bawat package na yan ay merong coins. Okay, imayin natin paano magsisimula. Ayan, una, magbago ka pa lang, kukunin mo ang referral link na nag-invite sa'yo. Ayan, kamukha nito, sa akin yan, ano? So kaya meron din kayo sariling referral link, nandyan po sa invite sa inyong mga account. So, itatype niya yan o ikaka-copy-paste niya yan doon sa gadget niya, ganito. Pagkatapos, i-click mo yan, ito ang lalabas. Yan ang lalabas. So, ang tawag dito, sign up form. Dito sa username, sa iyan, sa kanya yan. Magsisimula ka. Ano gusto mong username? Tandaan mo yan, ano? Kung ang pangalan mo, Juan, pwede mong gawin, Juan 2020. Ito, sponsor, automatic na yan. Then, type mo lang first name mo, last name mo, address. Yung address mo na talaga dilitaw sa ID, postal code, CE Philippines kasi, meron tayo na tawag na know your customer dito. Verify ng company na ikaw talaga niya. Kasi dito, ay one account policy lang tayo, depending multiple account dito. Kaya kailangan sigurado yung patunayan mong ikaw yan kasi pera ang usapan dito. Then bansa, at yung email, dapat yung email mo active. So paglagay mo ng email, ulitin muli, saka yung password. Huwag mong kakalimutan, isulat mo yan kung makalimutan. So kapag na-fill up mo na yan, i-click mo yung dalawang box, wala yung isa rito, dalawa yun eh. Click mo yung dalawang box na yan, i-click mo yung register, ito na. Meron po lalabas na you are successfully registered. Next step, mag-login na po kayo sa inyong account. Kung pa kayo sa website ng Kabuan, mag-login ka na. So, lalagay mo na yung username mo, yung password mo, click mo yung login, ayan na. Pag bago ka pa lang, ang lilitaw pag nag-login ka, pinamimili ka ng package. Kasi, di ba, nag-login ka pa lang o nag-registered ka pa lang, walang bayad yun. So, hindi pa nagsisimula ang kitahan dyan. So, pinamimili ka ng package, mamili ka doon sa limang package. No? Mamili ka. Let's say, napili mo. Why? Pag-click mo itong select, pag-click mo itong select, titingnan niya o parang ganito, parang tinatanong ka niya, anong gusto mong pagbabayad ang gagawin mo, payment processor? Bitcoin ba? Ethereum ba? Gift ba? O bank transfer? Ayan, no? Bank transfer, mamili ka dyan. Let's say, napili mong pagbabayad ay Bitcoin. Ayan, i-click mo itong pay. Itong QR code, at saka itong, ito yung wallet address. Kakopy mo ito, i-save mo, then copy mo, sa yung amount na yung tandaan mo, then punta ka na sa yung wallet address. Kung meron kang .ph, blockchain, Abra, Coinbase, o anuman na Bitcoin wallet mo. So, i-paste mo yung address na yun sa yung amount, then mag-type na lang ng tatlong confirmation na sa yung Bitcoin transaction, okay na yan. So, mag-explore,
ang iyong account, kabisaduhin mo yun na yan. No? So, kung good code na, diba, good code naman ang napili mo kasi wala kang Bitcoin wallet. So, Bitcoin, kausapin mo yung sponsor mo o sino mang builder. Bigay mo sa kanyang 99 euro o 6,000 pesos, then pagkatanggap ng sponsor mo o nung kausap mo, bibigyan niya yung gift code. Ayan. I-click mo ngayon, pagkaibigyan niya sila ng gift code, i-click mo itong proceed. Pag-click mo ng proceed, ito ang lalabas. Ito yung code na binigay niya. Ito, sample to. Paid mo dyan. At mag-degree itong submit gift code. Pag-click nito, i-click mo na dalawang beses. Ayan. Congratulations. Member ka na ng Crown Pass. So, imagine natin, ano nangyari? Bumili ka ng package, magkakaroon ka ng libreng grip hug na pwede mong pag-aralan ng Crown Pass at nagkaroon ka ng libreng Crown Pass rewards na meron pong malaking beneficyo sa inyo yan, paliwanag po yan. Kung white ka, 100 po yan. So, yun na po. Congrats, member ka na, start na ang kitahan. So, since tayo ay limited lang sa ating webinar na to, malapit na tapos ang ating oras, 6 minutes na lang, puputuloy muna natin dito, ipagpapatuloy natin bukas mga kabayan, ano, itong ating pong araw-araw na webinar, at mag-invite po kayo. Nasa lang po ninyo ang ating link sa Zoom para makapasok po sila rito. So maraming salamat po. Babalik yung ating host. Back to you. Okay. Salamat po, Doc, sa inyo pong mga ayun po. Ubos na po muli ang ating pong oras. Bukas po ulit. Paraw tayong natitirang 10 minutes, sabi niya. Binigyan na tayo ng konti. Baka may mga tanong sila, lalo na si Ma'am Tracy. Hello, Ma'am Tracy. Hello po. Yan. Ano ko muna, hindi ko pa lang kailangan ko pang makinig uli. Kasi hindi nakukuha sa minsan yan. Yes. Pero kung okay. Ito, kasi member ka na. Ano ko lang muna yung... Saan mo yung account mo? Hindi pa. Na ganun ba? Hindi ko pa nabuksan. Pero na, alam mo na yung username mo, password mo? Oo, na forward na sa akin ni ano ni Nori. Sa kayong website, alam mo na? Opo. Si Nori kasi hindi na naka-join kasi ano, tumaas yung dugo niya. Na ganun ba? Yes, yung sa akin naman, kasi pag MWF may klase ako sa mga bata, tapos ngayon may ECM, mamaya 145. As, available ka lang, Monday to Friday naman po tayo. Mm-hmm. Mamaya kunti mag-start na sa ECM. Monday to Friday naman tayo, so ano lang, 40, makatagal, kaya pagsimula, start na rin tayo kagad. Okay. Saka dito, itong ating Zoom na to, limited lang ito. Kaya kumakunti lang tayo. Ah, talaga? Walang hindi tayo nag-invite ng marami pa. Pag marami na yung atin, saka tayo mag-upgrade. Hanggang 6 lang ito, kaya first come first serve. Okay. Ang yung nagre-request na gusto lang panoorin, sineshare ko na lang dito. Okay. Ay, yung una, di ba yung una, sinend mo rin sa akin yung una, yung first na session, ano ba, kailan pa kahapon? Oo. Ganon din, ganito din, or iba? Alin po? Yung kahapon? Kasi kahapon lang tayo nag-start dito, first part yun, so yung mindset na tinalakay natin. So ngayon tinatakay yun yung right vehicle, so ang isa sa right vehicle. At na proven na ito, marami nang natubad ng pangarap. Ito nga ang Crowd 1, napakaganda pala niya. Buti naman. Ano mo, kasi sinuli na ako sa akin. Sabi ko, hindi ko, ano. Kasi yung coin yun? Narimutan ko na. Marami kasi doon yung mag-ano sa akin. So hindi ko na ano na alanganin pa ako mag-invite sa kanila ngayon. Actually, itong Crowd 1, marami na rin itong mga ilo na member. Pero hindi natin kasama sa group natin. Mm. Pastor Rudy Tamayo, anim sila,
panguna ni Pastor Jomer ba yan? Jeremy? Anang Jomer. Nag-text sa akin si Sister Julie. Julie. Dok, sabi nila mag-join ng Crowd One sila Pastor Rudy. Eh, sabi ko, ba't di nyo kagad sinabi, nag-join sila. Hindi sa atin, sa iba. Ah, okay. O, hindi ko kayo ma-ano niyan, ma-assist kasi magalit yung... Anim sila. Nag-join na pala sila sa ibang group. Oo, sa ibang group sila. Sa ibang group. Crowd One din. Oh, hindi ko na makumusta nga. Misan, nagtatanong si Sister Julie. Eh, sabi ko, baka magalit naman yung upline nyo. Sana, may upline pala. Upline sila. Mm-hmm. Hindi ko nga alam mo sa akin eh, kasi si Nori yung nag-ano, nagsabi lang sa akin na upgraded to Titan yung Pro. Ayan. Congratulations. Kasi may promo ngayon yung Titanium Pro, ang halaga ay 3,999 euro. Pero hanggang November 14, sa November 14 kasi may big event ng Crowd One. Online yun, manonood lang tayo, mga banda. Ang November 14 may promo, yung 3,999 Titanium Pro, 500 euro lang. Mm. Yeah, congratulations kay Sir Marlo Soro. Yung sa akin, Dok, yan ano mo muna kasi hindi pa ako makapag ano, makapag-open. Ano na yung sa iyo kasi ilang araw ka pa lang na sumali. Bukas tatalakayin ko yung ano, yung mga paano kumita. Kaya mo magtrabaho, merong challenge sa iyo ang company in 14 days. Kapag naka-apat ka, ibabalik niya yung capital mo at may kita ka pa. So sayang yung araw. Kung alam ko bako wala ka pang isang linggo eh. So kapag naka-apat kang na-income, mayroon ka bonus na 125 euro. Yung ginastos mo na 6 na 99 babalik, meron ka pang kitang 26 euro. 14 days 'yan. Ano lang 'yan, challenge lang ng company. Tawag diyan zero plus bonus, ano ba? Tatapos ka may scam. Balik agad ang pera mo. Sabi niya, mag-invite ka ng apat, bigyan ka niya ng 125. Pero ano yun, pag mag-invite ka, kailangan mag-deposit din. Oo. Apat. Then, ang maganda pa ron, hindi ka lang may bonus, may kita ka pa doon kapag mag-invite ka ng apat. Hindi lang yung bonus. Sir Marlo, meron kang gusto sabihin? Pero kahit hindi ka mag-invite, may kita-kitain pa ka pa rin. Ano? Kahit hindi ka mag-invite, makikita pa rin yung pera mo. Pag-aral natin yan, yung mga kitaan. Meron tayong... Okay, Ma'am Mensi, back to you. Okay. Ayan. Ma'am Daisy. Yes, kumusta po? Ito, mabuti naman po. Kamusta dyan sa Cambodia? Mabuti naman yung sa lugar ko dito. Safe naman kasi compound siya. Mabuti naman. So, may plano ka nang umuwi? Ngayong ano nga sana, November 19, kung matutuloy kung ma-approve yung ano yung flight ng Cambodian Airways. Kasi kailangan pa nilang ipa-approve sa Philippine government at saka Cambodian government. Yun lang kasi yung may direct flight eh. Ngayong 19, pero minsan mga 5 days, 3 days, 8 days before yung flight, ganyan sila mag-confirm pag na-approve na ng Philippine government. Okay. Mm. So, gabayan ka ng Lord sa iyong pagbabiyahe. Amen. Na-miss ka na ng mga kapatid sa Iloilo. Oo nga eh. Palaging natatanong ako, uwi. Sabi ko, parang iprima, tumuwi din ako, kaya lang hindi lang maalis. Kasi walang flight. Sige, tayo ay magwawakas na. Sige. Pagkakataong ito, bukas ulit, kung may panahon ka, invite your friends, sama mo dito sa ating meeting para pare-parehas tayong makaunawa at magkaroon din ng mga extra
na para kaparaanan para tayo ay masustain yung ating mga pangangailangan. Okay, God bless po. God bless. Ito po muli ang inyo pong kaibigan, Mency Amuraw po. Bye-bye po. Bye-bye. God bless. May Zoom din ako eh, kasunod nito. Ah, okay. 145. Okay, bye-bye. Bye-bye. God bless. God bless po, Bisha. Pastor Doc. Yes. Thank you. Thank you, Gideon. Maraming salamat, kabayan, sa iyong panonood. Nawa ay nakatulong sa iyo ang video nito. Salamat sa pag-subscribe, thumbs up, at pag-share nito sa iyo.